Hello, good afternoon. This is Don again. Yuck, grabe. It's been a while since yung last na vlog ko. Kasi naging busy yung lola mo sa mga pageant-pageant, diba? At alam ko na mga bet yung panuuri, no? Yung mga pageant-pageant, okay? For this video, kasi may nagtanong sa akin dati, paano daw pag winidraw yung maintaining balance sa isang ATM? For example, ang itatakil ko ngayon, i-discuss ko ngayon at i-share ko sa inyo ngayon na maintaining balance is a maintaining balance ng Metrobank kasi yun ang aking account eh. Hi, Metrobank Daet. Okay, pero bago ko simulan yun, kasi gusto ko munang i-remind yung aking mga viewers na please naman subscribe. Sa hindi mo po nagsistab sa akin at bago pa lang din sa aking channel, consider subscribing. And may isa akong YTC channel na nakita na napanood ko dati. Please support naman din. Ang name ng YTC channel niya is Kasaklolo Family Official. Yan. Kasi nakita ko siya dati. Napanood ko yung isang video niya. Small YTC pa lang din siya. Na-touch ako dun sa ginawa niyang video. Pakita ko yung video niya sa iyo, ipa-plus ko lang dyan. Yan po yung video na nakita ko sa kanya kasi super touch ako sa kanyang vlog na yon at medyo napaiyak pa siya. So, in support of sa YTC po ni Kasaklolo Family Channel. Kasaklolo Family Channel Official. Yan. Yan yung pangalan ng kanyang channel. Consider subscribing rin po sa kanya. I-plus ko sa monitor ko yung kanyang YTC channel hanggang sa matapos yung vlog na to. Para matulungan natin si Kasaklolo. Nagpapasaklolo si kapatid. Keep going lang, brother. And one day, karampa ka rin. Okay, ayan. Continuing our discussion for today. Ang first question to call dito is sa maintaining balance ng isang ATM. Specifically, this discussion is about maintaining balance ng Metrobank. Kasi ang unang question was given to me before is ano daw mangyayari dun sa account if na-withdraw yung maintaining balance? Sa Metrobank po, ang maintaining balance isang ATM is 2,000 pesos. So, yun ang first question nung nagtanong sa akin dati. Ano daw ang mangyayari pag na-withdraw lahat yung maintaining balance? Ano mga mangyayari dun sa kanyang ATM? So, hindi ko alam dati kung anong sagot doon kasi wala akong idea. Basta nag-open kami ng ATM, hindi ko tinanong yung gano'n kasi hindi ko naman ini-expect na darating tayo sa point na gano'n. Pero once, meron kasi nagtanong lang sa akin. So, hindi ko nakalimutan yung tanong niya kasi hindi ko alam. So, nag-research tayo, nagtanong tayo sa ating amiga sa Metrobank Daet. At ito yung kanyang binigay na kasagutan. Doon sa unang katanungan kung ano daw mangyayari pag withdraw yung maintaining balance sa 2,000 pesos sa Metrobank. So, maku-close ba o agad-agad or may mga penalty? Ang sagutan po is walang mangyayari naman daw doon sa ating ATM account agad-agad. Kasi once na ma-withdraw natin yung 2,000 pesos doon sa ating maintaining balance sa Metrobank, wala mangyayari within 3 months. Okay, hatandaan na. Within 3 months. Wala mangyayari. Hindi agad-agad siya mako-close. Pero magkakaroon po tayo ng penalty na 300 pesos per month. Okay? So, pag nag-withdraw po kayo ng inyong maintaining balance sa 2,000 pesos sa Metrobank at umabot kayo ng 3 months or lumagpas kayo ng 3 months, dun pa lang maka-close account yung inyong account. Kasi lumagpas na kayo ng 3 months. Magne-negative na kayo, magne-negative balance na kayo, and eventually, maka-close yung account ninyo sa Metrobank. Okay, ganun po yun. Ang sunod na sa katanungan, ang penalty po, kung magkano po bang penalty monthly hanggat hindi kayo nakakapag deposit sa inyong account, 300 pesos po. Sorry, hindi po 3,000. 300 pesos per month ang penalty hanggat wala kayong maintaining balance sa inyong ATM. So, ayun.
Okay, nagkakaintindihan ba tayo? 300 pesos ang penalty ninyo sa Metrobank sa inyong account kapag ito nag-depo. Once nag-depo kayo, automatic kakaltasyon ng system ng banko. Kasi nakikita daw ng system ng bank ang ating balance sa ating ATM. So, for example, winidraw natin lahat yung ating maintaining balance sa ating ATM. Tapos, dumating yung 1 month, so may penalty tayong 300 pesos. So, ay, paano siya magbabawas kung wala kang depo? Magbabawas siya pag nag-depo ka na. Pag mayroon pumasok sa iyong account, automatic kakalusa ni Metrobank yung iyong balance. Kung magkano babayaran mo, kung magkano penalty mo doon sa inyong laging transaction. Okay? Klaro. Next question. Pag just in case po ba na na-withdraw yung maintaining balance sa 2,000 pesos, may papasok po bang fund o kaya kung may magde-depo doon sa ating account, papasok po ba sa ating bank account? Yun ang katanong ang sinod. Ang kasagutan po ay yes. Papasok pa rin po. May papasok na pan pa rin sa inyong account, sa ating account, just in case mag-depo tayo doon sa account. Siyempre naman, para tayo mababawas ng ating penalty kung hindi nila papayagang pumasok yung pan, di ba? Okay, tandaan po ha. Doon sa nagtanong din kung papasok ba yung fund just in case na mag-depo tayo doon sa zero balance o negative balance nating account sa Metrobank, papasok pa rin. So, okay. Napakadali lang pala ng solution doon, yung answer doon sa mga tanong rin. Pero hindi ko kasi alam yung sagot doon sa mga tanong na binuto sa akin before. So, I decided to do this vlog para at least doon sa mga Metrobank holder. Alam nyo na ha, na pag winidraw nyo, just in case sa kailangan yung pundo ninyo, hindi po mag-close agad-agad ang ating account sa Metrobank. Pero magkakaroon tayo ng penalty, 300 pesos per month, and then papasok pa rin ang pera sa ating account just in case magde-depo tayo sa ating account, diba? Lalo na na yung mga YT si channel, yung mga YouTuber dyan na naka-register talaga yung ating account sa kay Google, diba? Kahit zero balance o negative balance ang ating account, within 3 months, papasok at papasok pa rin yung ating pundo, ha? At huwag niyong pababayaan dahil sa aking mga YouTubers kasi nakaregister tayo kay Google. Ang hirap mag-change kaya ng banko. Okay, yun lang po ang aking vlog for today. Napakadali para at least kahit pa paano is nakatulong ko dun sa mga nagtatanong. Sa nagtanong sa akin dati, hindi ko naman alam. Ito na yung kasagutan, Tia. hindi agad-agad mag-close, pero may penalty 300 pesos. And then, papasok ang pera pag may nag-depo sa atin, lalo si Lolo, within 3 months, ha? And then, automatic na lang yung kakalta sa inyong ating penalty. So, kailangan, balik na lang tayo dun sa maintaining balance sa 2,000 pesos. Mag-iwan tayo ng 2,000 pesos o 3,000 pesos para at least hindi na tayo ma-penalty, ha? Kasi, kung inabuhan tayong walang depo doon sa account natin, may penalty tayo, ha? 300 pesos per month. So, alam niyo na, i-calculate niyo na kung i-withdraw niyo yung maintaining balance, kung ilang month kayo, kung 2 months o 1 month, mag-iwan kayo sobra para sa penalty. Okay? And then, last question pala, just in case na mag-close yung account natin. Just in case na mag-close yung account natin 3 months, within 3 months, wala tayo yung transaction, mag-close daw yon. At hindi na siya ma-reactivate. We need to open new account para magkaroon tayo ng bagong ATM account sa Metrobank. Okay? At sa lahat na nagtanong sa akin at sa lahat ng makaka-relate dito sa vlog na to, ito lang po yung simpleng kasagutan. And this information was given to me by the branch sales officer ng
Metrobank Daet brand, si Miss, si Madam Cristy Dela Cruz Hernandez. O, di ba? At sa lahat ng problema sa inyong mga ATM account sa white list, sa pag depo ni Lolo, laging delayed. O, di ba? Lipat ako sa Metrobank. Kasi experience ko, wala ditong delay ever since nung mag-open ako dito. No delay at all. Kunyari, today, nag-depo si Lolo sa atin. After one day, two days, andyo dyan agad sa Metrobank. You're in good hands with Metrobank. Thank you so much. Sana makatulong to sa mga nagtanong, sa mga magtatanong, sa mga ka-relate. So, easy lang pala yung question. So, easy lang pala yung mga answer. Hindi ko lang talaga alam dati. I'm so sorry sa nagtanong sa akin. Ayun, for any questions related sa Metrobank ATM, pwede kayo mag-comment sa comment section kasi mababasa ko yan at binabasa ko lahat ng commentary sa aking mga vlog. At pag alam ko yung kasagutan, of course, mag-converse ako sa inyo, or if not, i-relay ko yung information dun sa nakausap kong branch sales officer ng Metrobank para at least yung information na bibigay sa inyo is exact and correct. Okay? Thank you so much. Bye!